The Greek Freak, isa sa mga pinakadominanteng manlalaro ngayon sa NBA. Two-time season MVP, NBA champion, finals MVP, at defensive player of the year. Ngunit ang tagumpay at kasikatang tinatamasa niya ngayon ay hindi niya nakuha ng ganun-ganun na lamang. Sa totoo lang, tila suntok sa buwan na maging NBA player siya kapag nalaman mo ang buong kwento ng kanyang kabataan at ang mga pagsubok na kaakibat nito. Kaya panoorin at sigurado akong ma-inspire ka kung paano ang isang bata na lumaki ng walang bansa at nagbebenta ng DVD sa tabing kalsada ay naging isa sa pinakamahusay na basketball player sa buong mundo sa kabila ng mga dagok na ibinato sa kanya ng tadhana. Ito ang true story ni Giannis Antetokounmpo. Mr. Goodbye! Bagamat ipinanganak noong December 6, 1994, si Giannis sa Athens, Greece, siya ay isang full-blooded Nigerian. Ang kanyang mga magulang ay tubong Nigeria na nag-migrate sa Greece para sa tsansa ng mas disenteng buhay. Hindi naman lingid sa ating kaalaman, ang Nigeria ay isang third world country. Ibig sabihin, laganap ang kahirapan at kawalan ng oportunidad roon para makahanap ng disenteng pamumuhay. Sa katunayan, ayon sa datos ng Global Finance, out of 192 countries, pang 48 ang Nigeria sa mga pinakamahihirap na bansa sa kanilang listahan. Kaya minarapat ng ama niyang si Charles at ina niyang si Veronica na makipagsapalaran sa ibang bansa. Ang mga magulang ni Giannis ay pawang mga ex-athletes noon sa bansang Nigeria. Si Charles ay isang soccer player habang si Veronica naman ay isang high jumper. 3 years bago ipinanganak si Giannis, ang kanyang mga magulang ay nanirahan sa Lagos, ang lumang capital ng Nigeria. Bago pa man makipagsapalaran sa ibang bansa, isang mahirap ngunit importanteng desisyon ang kailangang gawin ni na Charles at Veronica. Pupunta ang mag-asawa sa Greece para magtrabaho. Kaya kung isasama nila ang kanilang panganay na anak na si Francis, hindi nila ito kayang alagaan o bigyan man lamang ng sapat na gabay o atensyon. Kaya kahit masakit sa kalooban, minarapat nilang iwanan ang bata sa puder ng kanyang mga lolo at lola sa Lagos habang nakikipagsapalaran si Charles at Veronica sa isang bansang malayong malayo ang distansya at kultura sa kanila. Noong 1992, matagumpay na nakarating ng Greece sina Charles at Veronica. Ngunit katulad rin ng iba sa ating mga kababayang Pilipino na nakikipagsapalaran sa ibang bansa, ang mga magulang ni Giannis ay pawang mga TNT. O para sa mga hindi nakakaalam, tago ng tago. Sa madaling sabi, walang sapat na legal documents sina Charles at Veronica upang makapasok ng bansa. Kaya naman hirap makahanap ng stable na trabaho ang mag-asawa at kailangang maging maingat upang hindi uminit sa mata ng mga otoridad. Fast forward sa December 6, 1994, ipinanganak si Giannis, ang pangatlo sa limang magkakapatid. Ngunit sa paglabas ni Giannis, tila kakaiba na agad ang sitwasyon ng buhay na kailangan niyang kaharapin. Una, kahit na ang mga magulang niya ay pawang mga Nigerians, hindi maaaring tawaging Nigerian citizen si Giannis dahil hindi naman siya doon ipinanganak. Pangalawa, hindi rin siya maaaring tawaging Greek citizen dahil hindi naman rehistrado ang mga magulang niya roon. Pangatlo, may isang pulisiya ang Greece sa mga immigrants kung saan kailangan munang manirahan ng 18 taon sa naturang bansa bago bigyan ng citizenship ang isang immigrant na mag-a-apply noon. Kaya sa madaling salita, sa kabataan ni Giannis, wala siyang opisyal na nationality sa unan niyang 18 years. Sa katunayan, hindi naman talaga Antetokounmpo ang kanyang apelido nung una. Ang buong pangalan niya ay Giannis Sinaugo Adetokounmpo. At ang surname na yon ay ang kanyang ginamit sa kabuuan ng kanyang kabataan. Speaking of kabataan, lumaki si Giannis sa tradisyonal na kulturang Nigerian. Bagamat sila'y nasa foreign country, binigyang diin ng kanyang magulang na kahit sila ay hirap sa buhay sa ibang bansa, hindi dapat nila malimutan ang kulturang kanilang kinagisngan. Kaya lumaking malapit at matulungin si Giannis sa kanyang pamilya. Sa katunayan, para tulungan ng kanyang mga magulang sa pang-araw-araw, siya kasama ng kanyang kapatid na si Thanasis ay umiispat sa mga gilid ng kalsada ng Athens at doon nagbenta ng mga off-brand na relo, bag, shades, DVD at iba pa. Kumbaga sa salitang kalye, ang diskarteng ito ay tinatawag na latag. Ngunit kahit daw tila isang kahigisang tuka ang pamilya nila Giannis noon, hindi naman daw sila salat sa pagmamahalan. Kahit na nagsisiksikan sila sa isang kwarto, hindi naman raw nawala ang pagtatawanan at pagkukwentuhan parati ng kanyang pamilya. Sa katunayan, sa mga oras na yon, sobrang close ang bonding ng magkakapatid.
At tulad ng karamihan ng Binatilio, nahilig ang mga ito sa sports tulad ng soccer at basketball. Bagamat hobby at bonding activity lamang ito ng magkakapatid, lingid sa kanilang kaalaman, iyon ang magpapabago ng takbo ng kanilang buhay, lalong-lalo na sa kapatid nilang si Yanis. Isang araw, normal lang na naglalaro si Yanis ng basketball sa isang public court sa Sipolia, Athens, Greece. Naispatan at inobserbahan ni Spyros Velinatis ang laro ng nooy binatang Yanis. Si Spyros ay isang coach ng isang professional junior team sa Greece. Talagang sinasadya niya ang iba't ibang court sa Greece upang mag-scout ng mga young talents na maaari niyang hasain para sa kanyang team. At ayon sa kanya, mayroon raw angking talento si Yanis sa agility at positioning. Kailangan lang raw itong hasain. Kakaiba rin daw ang build o ang tikas ng katawan ni Yanis. Malaki ang kaha, malaki ang kamay, mataas ang height, magandang combination para sa isang aspiring pro basketball player. Walang sinayang na panahon si Spyros at agad niyang nilapitan ang binata. Inalok niya ito na umanib sa kanyang kupunan. Ngunit alangan si Yanis dahil hindi niya raw matutulungan ang kanyang mga magulang kapag ginawa niya ito. Ngunit dahil may nakitang potensyal si Spyros kay Yanis, binigyan niya ito ng win-win deal. Ipinangako ni Spyros na bibigyan niya ng trabaho ang ama at ina ni Yanis na may sahod na $850 kada buwan, kapalit ng commitment nito sa training. At sino ba naman ang tatanggi sa oportunidad na ito? Hindi nagatubili ang bata at sinabing oo. Fast forward sa 2011, naglaro si Yanis sa senior men's team ng Phil Athleticos sa ilalim ng pamumuno ni Velinatis para sa third division ng semi-pro Greek B Basketball League. Ngunit hindi tulad ng istorya ng ibang NBA superstars sa kanilang kabataan, tila bonjing maglaro noon si Yanis. Sobrang awkward ng kanyang mga dribble, kabado ang bawat niyang galaw. Ni layup ay hindi niya magawa ng maayos, kaya tampulan ng tukso at katatawanan ang galawan noon ni Yanis kapag hawak na niya ang bola. Pero bilang anak ng mga ex-athletes, bilang isang Nigerian, bilang isang player, lumabas ang pagka-competitive ng binatang Yanis. Kahit na tila palpak ang footing at shooting nito, hindi siya tumigil sa paglalaro. Hindi siya nakinig sa mga taong kumakantsaw sa kanya, lalong-lalo na ang mga bashers sa paligid. Sa katunayan, sa sobrang focus at taas ng work ethic nito, inaabot ng madaling araw si Yanis sa gym para magsanay ng kanyang handling, shooting at fundamentals. Alam niyang hindi siya ang pinakamagaling. Alam niyang hindi siya ang pinakamalakas. Alam niyang hindi siya ang pinakamabangis. Kaya alam niya rin na kailangan niya mag-improve, kailangan niya maging masipag, determinado at maging magaling para sa ikahuhusay ng kanyang sarili, ikapapanalo ng kanyang team at lalong-lalo na para sa kanyang pangarap na maging isang NBA player. Sa sobrang laser focus nito sa pagtitraining, natutulog na si Yanis sa exercise mat sa gym at doon na nagpapaumaga upang hindi mahuli sa call time ng training ng kanyang kupunan. Pero katulad nga ng kasabihan, success doesn't happen overnight. Alam rin ito ni Yanis. Bagamat araw-araw itong kayod kabayo para sa kanyang team, hindi siya naging starting five o kahit na naging matinding bench player. Hindi siya ang pinakamagaling. Sakto lang, nag-a-average lamang noon si Yanis ng 9.5 points, 5 rebounds at 1.4 assists per game. At dahil nga sa below average na stats na ito, marami pa rin hindi believe sa batang Yanis. Pero ganun pa man, kakaiba pa rin ang appeal nito sa masa dahil sa charm, height, at liksi nito sa court. Isinali si Yanis sa 2013 Greek League All-Star Game na request din ng iilan niyang mga supporters noon. Ngunit kahit tila parang darling siya ng karamihan, maraming mga sports analyst at diehard basketball fans ang may agam-agam kay Yanis. Ika nila, kahit na mabilis at matangkad si Yanis, masyado na raw itong matanda para mag-improve ng husto ang kanyang laro. Huli na raw ang lahat, pero para kay Yanis, nag-uumpisa pa lang ang laban at ang kanyang focus at atensyon ay ang pagpasok sa NBA at maging katulad ng kanyang mga idolo na sina Magic Johnson at Kevin Durant. At sa taong 2013, nagbunga ang kanyang pagsisipag. Nagbunga ang kanyang determinasyon na mag-improve. Nagbunga ang kanyang pagiging positibo. Nakuha si Yanis ng Milwaukee Bucks sa first round ng 2013 NBA Draft bilang pang number 15 pick. Hindi man sintaas ng ranking katulad ng mga NBA stars noon, para kay Yanis, ito na ang sukli sa lahat ng kanyang pagod at pagtitiis. At higit sa lahat, ito na ang susi upang mapagaan niya ang pasani na dinadala ng kanyang mga magulang, buhat pa man noong sila ay lumipat sa bansang Greece. Unang nakatikim ng NBA action si Yanis noong October 13, 2013. Hindi man historic ang kanyang unang mga minuto sa pinakamalaki at pinakakompetitive na basketball league sa buong mundo,
nagawa rin naman siya ng all-rookie second team. Dahil sa ambag na nagawa nito sa kanyang team, dala lamang ng kanyang overwhelming na presensya sa loob ng paint. Ngunit kaakibat ng bagong oportunidad ay ang bagong suliranin na kanyang kailangan dalhin. Sa kanyang paglipat sa Amerika para maglaro sa Bucks, siya ay first time na namuhay na mag-isa at malayo sa kanyang pamilya. Katulad ng dati, namamataan rin si Giannis na natutulog sa gym pagtapos ng kanilang ensayo dahil ayon sa kanya, wala rin naman raw kwentang umuwi dahil wala naman siyang sinumang uuwian. Sa madaling sabi, namimiss niya ang kanyang pamilya. At dahil umikot lamang ang mundo ni Giannis sa kanyang mga kapatid, hirap rin ang 18 years old noon na makipag-bonding sa iba niyang teammates. Kaya lagi raw itong namamataang mag-isa pagtapos ng practice. Mayroon naman ang mga resources si Giannis upang papuntahin ang kanyang pamilya sa Amerika. Ang kaso nga lang, dalawang beses nang na-decline ang visa application ng kanyang mga magulang. At lubos itong ikinafrustrate ng binata. Sa katunayan, handa na niyang bitawan ang kanyang NBA career kung hindi pa rin makaka-apply ng visa ang kanyang mga magulang sa pangatlong try. Sa kabutihang palad, na-i-grant na rin ang visa sa kanyang mga magulang at nagpatuloy si Giannis sa kanyang NBA career. Nang dumating ang kanyang pamilya sa Amerika, kapansin-pansin ang pag-iba ng ugali ni Giannis. Ang dating tahimik, introvert at tila supladong si Giannis ay naging mas open at mas makulit na in and out of the court. Unti-unti niya nang nayayakap ang kulturang kano at naging kapansin-pansin din ang significant improvement ni Giannis sa paglalaro. Sa katunayan, naani nito ang reputasyon upang maging isa sa starting five ng Bucks sa sumunod na season at nag-average ng 12.7 points at 6.7 rebounds. Noong 2015 to 2016, tila nag-umpisang nagising ang natutulog na basketball genius sa loob ni Giannis. Kahit na nakatutok ang lahat sa extraordinaryong journey ng Golden State Warriors, pinangunahan ni Giannis ang Bucks upang tapusin ang 24-game winning streak ng Golden State Warriors sa score na 108-95. At sa edad na 21 years old, siya ang pinakabatang Bucks player na nakapagtala ng triple-double na 27 points, 12 rebounds at 10 assists. At habang nakatutok ang lahat sa MVP na si Steph Curry, tahimik na lumalakas ang tinaguriang Greek freak na si Giannis. At pagpatak nga ng 2016 NBA season, nagpakita na ang halimaw na katawan ni Giannis. Matapos siyang pumirma ng 4-year contract noong September 19, 2016 na nagkakahalaga ng $100 million sa Bucks, sunod-sunod na achievements at milestones ang kanyang nadala sa koponan maging sa kanyang pangalan. Noong December ng taon na yon, nakapagtala siya ng nooy career high niya na 39 points, 8 rebounds at 6 assists. Noong 2017, siya ay napasama sa 2017 NBA All-Star Game at nakapagtala ng history bilang pinakabatang Milwaukee Buck na nasa starting lineup ng isang All-Star Game at siya rin ang kauna-unahang Greek na NBA All-Star. Siya rin ay napabilang sa All-NBA Second Team sa naturang taon at nagawaran rin ng NBA Most Improved Player Award. Ngunit kung kailan to the moon na ang karera ni Giannis, isang dagok ang biglang dumating sa kanyang buhay. Pagsapit ng September 29, 2017, inatake sa puso ang kanyang amang si Charles habang bumibisita sa kanya sa Milwaukee. Dinamdam ito ng wasto ni Giannis. Ang amang nagtaguyod sa kanilang pamilya sa gitna ng hirap at dusa ay tuluyan nang namaalam. 54 years old lang ang edad ng kanyang ama nung ito ay pumanaw. Ngunit may sinumpaan siyang tungkulin sa larangan ng professional basketball na kailangang ipagpatuloy. Kaya wala siyang magawa kundi ibuhos na lang sa pag-iinsayo ang naramdamang kalungkutan. Noong 2018, dahil sa kanyang kakaibang basketball IQ at katakot-takot na presensya sa court, pinangunahan niya ang Bucks na maka-advance sa second round ng playoffs. At ito ay ang unang beses na nakatuntong muli ang koponan sa naturang stage ng liga simula pa noong 2001. Pagdating ng 2019, siya ay ginawaran ng MVP award. Kasama niya sa hilera ang NBA legend na si Kareem Abdul-Jabbar bilang mga Bucks players na nakakuha ng MVP. Siya rin ang pangatlo sa mga pinakabatang naging MVP sa liga, sumunod lamang kina Derrick Rose at LeBron James. Lalo lamang pinutunayan ni Giannis ang kasabihang hard work beats talent noong nakuha niya ang pangalawang MVP award noong 2020. Dahil sa kanyang kontribusyon sa Bucks, siya ay inofera ng 5-year contract extension na may halagang $228 million. At ito ang pinakamalaking halaga na nakuha ng player sa history ng NBA League noong time na yon. Noong 2021, iba't ibang parangal pa ang kanyang nakuha tulad ng NBA All-Defensive First Team, NBA Defensive Player of the Year, at ang NBA First Team.
At sa taon ding ito ay nasungkit niya ang kampiyonato at finals MVP. Espesyal ito dahil 50 years pa ang nakaraan ng huling nag-champion, ang Milwaukee Bucks. Espesyal ito dahil walang nag-akala noon na ang isang batang nagbibenta lang dati ng DVD sa kalsada ng Greece, ngayon ay isa ng NBA champion. Dinodominate pa rin ni Giannis ang mundo ng NBA at hindi makakailang history at records pa ang mabibreak at maitatala ng 28-year-old na Milwaukee Buck. At tulad ng kanyang apelyido, tunay na kakaiba ang kanyang kwento at talento na maaaring paghugutan natin ng inspirasyon. Dahil si Giannis ay hindi tulad ng ilang NBA superstars na high school pa lamang ay talaga namang makikitaan na ng bangis sa laro. Si Giannis ay ang buhay na patunay na bagamat hindi ikaw ang pinakamagaling, basta't may sipag at determinasyon ka, kayang-kaya mong lampasan ang ekspektasyon ng iba. Lalong-lalo na kaya mong lampasan ang ekspektasyon mo sa sarili mo. Hindi lang sa basketball court ginagamit ni Giannis ang kanyang impluensya at lakas. Nitong nakaraang pandemya, ilang beses siyang nagbigay ng malalaking halaga ng pera sa siyudad ng Milwaukee at sa lugar na kanyang kinalakihan sa Greece. Sinigurado niyang umuwi at personal na mamigay ng pagkain at mask sa Greece, lalo na sa mga mahihirap na lugar doon at sa mga volunteer health workers. Upang makatulong naman sa mga mahihirap na kabataang Greek na makamit ng kanilang pangarap na maging professional basketball player, si Giannis, kasama ng kanyang mga kapatid, ay nagtayo ng libreng basketball academy. Sa tuwing Thanksgiving naman, ay taon-taong namimigay si Giannis ng libreng pagkain sa mga kalye ng Milwaukee para sa mga homeless at namamalimos na tao. Siya, kasama ng kanyang girlfriend na si Maria Riddle-Sprieger at dalawang anak na sina Liam at Maverick Shai, ay nakatira sa isang $1.8 million mansion sa Wisconsin. Di hamak na masimple ito kaysa sa bahay ng iba pang NBA superstars na sina LeBron James at Stephen Curry. Ang kwento ni Giannis ay isang patunay sa kasabihang, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Laging talo ng taong masipag ang taong talentado kung ang taong talentado ay hindi masipag. Totoo nga naman, kung talentado ka nga at matalino, kung tamad ka naman, hindi mo maaabot ang mga pangarap mo. Pero kung ikaw yung tipo ng taong willing matuto, willing makinig, willing madapa, at willing na tumayong uli, asahan mo, darating ang araw na magbubunga ang willingness mo at magiging kasing sikat at yaman ka ni Kuya Will. Hep hep!